So hello mga Kulitshop, isang magandang araw po sa ating lahat. For today po ay may panibago na naman tayong topic. Kung kayo po ay nakakaranas ng pagpalya ng ating RPM gauge, ang video pong ito ay para po sa inyo. So hello mga Kulitshop, isang magandang araw po sa ating lahat and happy first day of August. So ayun nga po, hindi tayo nakapag-vlog kahapon sa kadahilan ng masyadong maulan and then hindi tayo nakapunta doon sa ating lugar kung saan tayo gumagawa ng mga vlogs natin, okay? So for today po, ang didiscuss ko po is yung about sa ating RPM gauge, kung siya ay pumapalya at hindi na gumagana, ano po yung mga possible na cause and solution sa kanya. So last time po na-discuss ko about yung speedometer and then odometer na hindi gumagana at kalimitan niya po ang mga causes niyan is yung speed sensor and then yung speed gear. Alright, so for today naman po, yun nga po nabanggit natin yung RPM naman. Alright, so before po natin simulan yung ating video for today, isang shoutout muna kay Sir Eugenio Alagban, Rain Riel Alit, Julius Lourdes, Peters Candidier, Marvic Melendres, Danilo Glomo, Nuj Kiwa, Bisaya Nibay, George Limos, Joe Benjay, Saberola, King Arthur, Rafael Jr. Hugo, Narisma, Ray Mart, Tedox, Damayo, Alberto Albano, Mark Edison Bautista, Mau Amudo, Bien Peligon Jr., UGJM Santos Manlano, Efren Lagrosas, N400 Nald Bart, Muhammad Mustafa, Richan Bautista, JB23 Vlog, June Mariano, Aaron Gamata, Budoy TV Vlogs, Chakoy, Top Avenue Diaries, Jedelo Sabio, Salvador Dagson, Harry Lubguban, Angelo Bibar, Sherman Witwiki, Kit69, Philippine Information, and Jovel Lugami. Alright, so shoutout po sa inyong lahat at sa mga sumusuporta sa Kulitshop. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, so for today po, ayun nga po yung sa RPM natin. So, mostly ang mga causes niyan, ayun nga, katulad nung sa odometer natin at saka sa speedometer, may posibilidad po na yung sa gauge po natin, yung ribbon cable, hindi po nakakabit, ano, or hindi po maganda yung lapat. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi gumagana yung ating RPM. And then, pangalawa po, yung sa ating motor. So, pag nasira nga po yung motor natin, dun sa, or yung pinaka-motor nung ating needle, so hindi na rin po gagana yung ating RPM gauge. Ayan, so yun po yung mga malimit na dahilan kung bakit hindi siya gumagana. And ang solution po dyan is tatanggalin natin, or babaklasin natin yung ating panel gauge, ipapagawa natin si motor, at, or, i-fit in natin ng maayos yung ribbon cable sa ating dashboard, okay, sa ating panel. So yun yung isa sa mga possible na dahilan. Kung hindi naman po yun ang sira, eto pupuntahan natin or ipapakita natin sa inyo kung nasa saan yung RPM sensor niya at para yun yung mapalitan nyo or ma-check nyo yung kanyang connection. Alright, so baba tayo sa sasakyan, buksan natin yung hood. Uy, nako. Ano ba tong ginawa ng anak ko? Ayan, ginawa ng sampayan, ipitan ng mga sipit yung hood. So, kaya kanina naglalaro pala yung anak ko. Ito yung ginagawa niya, natatagalan siya. Hawak-hawak niyo yung basket ng mga ipit ng sampayan. Ayan. Meron siyang kinakalikot pala dito. Ayan, so buksan natin. Isin ko nga muna. Ayan.
So para makita natin guys yung kanyang sensor, hanapin natin yung injection pump natin. Ayan. So sa injection pump, meron dito sa bandang gilid. Ayan, ito po yung pinaka-sensor niya. Ayan. So na-connected siya sa wire na kulay black na mayroong connector dito na black. Ayan. So connected dyan doon sa ating panel gauge. So kung na-check nyo na okay naman yung motor, okay naman yung connection niya sa ribbon cable, so i-check nyo naman itong ating wirings dito sa ating sensor, ano. Ayan. So kung okay naman, buo naman yung kanyang wirings, so most probably yung kanyang pinaka-sensor na yung sira. So para matanggal yan, kailangan lang natin ng wrench. Ito. So medyo tight lang yung talagang pinaka pwesto niya, pero kung matyatsagaan nyo na matanggal siya, na hindi binubunot yung injection pump, so most probably kaya naman. Ayan. So gamitan nyo lang ng wrench para matanggal siya at mabunot. So iba po yan guys dun sa tinatawag nating solenoid or shut off valve. So yung shut off valve kasi natin, connected siya or located siya dito sa may bandang ibabaw ng ating injection pump. Ayan. So yun yung wire niya, yung 73. So yun yung ating solenoid or shut off valve na may kinalaman sa pagpatay ng makina natin or pag-start. So pag hindi maayos ang kondisyon ng ating shut off valve, pag pinatay natin yung susian natin, umaandar pa rin yung makina, hindi natin siya mapatay or ayaw naman siya mag-start. So ibang topic na lang natin yan i-discuss in details. Focus lang muna tayo dito sa RPM sensor. Ayan. So yung ibang mga kasama natin, yun ang gusto maglagay ng RPM gauge sa kanilang dashboard. So nagpapalit sila ng dashboard or panel gauge. So ito yung titingnan natin na may connection, kung may connection siya, no. So yung iba kasi walang RPM gauge or walang RPM tachometer dun sa panel gauge natin. So ito yung titingnan natin kung available ba siya sa ating sasakyan. So most probably naman available to kasi iisa lang naman yung yari ng ating sasakyan. So nagkakatalo lang siya dun sa availability ng RPM gauge dun sa ating panel, lalong-lalo na dun sa mga naka XT at saka XL na variant, no. So ang alam ko, meron na yung nakaabang. So iaayos na lang natin yung wiring or connection niya doon sa pinaka gauge natin. Ayan. So yun lang yung titingnan natin, yung wiring. So matibay naman yung wirings natin, makapal. So minsan ang gagawin natin, ilalock or unclip. Clip and unclip lang natin to. So huhugutin lang naman tong clip na yan. Ayan. Ipepress natin yung gilid, then huhugutin. So minsan kasi nadudumihan yung connector niya, yung contacts, nag-disconnect. Ayan. So nawawala ng connection siya. So pag na-check nyo naman na okay naman siya, ayun nga, nasabi ko kanina, buo yung wiring. So most probably nandito na siya sa kanyang gauge. Alright. So yun, ito namang isang wire na to. Ayan. Ito naman yung papunta sa ating temperature sensor. Ayan. Angatin natin para makita nyo. Ayan. So yan naman yung isang natin. So siya naman yung nag-determine ng connection papunta doon sa ating temperature. So kung pumapalya naman yung temperature ninyo, so itingnan nyo tong wire na to at yung connection niya dito sa ating sensor. So yan yung sensor ng ating temperature. Andiyan sa gilid ng may housing ng thermostat. Ayun lamang po sa araw na to guys. Ayan. So sana may naiambag na naman ako sa inyong kapakipakinabang na bagay. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Jelson Pagsugiron, Jelson's Vlog, and Jelson's D-Store.